Okay guys, finally nag-post na si Kuya Aquino sa kanyang Instagram regarding sa, you know, sa friendship, sa naging relationship nila as talent manager and talent, of course, as producer din and talent nila ni Mr. Deo and Rinal ng Dreamscape. Of course, napakalaking parte ng buhay ni Kuya Aquino si Deo at nakikita namin yun noon pa. Actually, totoo naman sa ABS-CBN na halos lahat yata ng artista doon ay malaking parte ang naiiwan sa kanila at naging karanasan nila kay Deo and Rinal. But anyways, tama ang nakita nyo sa thumbnail. Humingi ng paumanhin, humingi ng tawad si Kris Aquino kay Deo and Rinal na ako naiintindihan ko kung bakit nangyari yung gano'n. Ano. Pero ang laking lesson din talaga ang matututunan mo sa post na ito ni Kris Aquino. So babasahin ko na muna. Anyways, I waited until I got to exchange messages with PJ before I posted. My choice of song says it all. I won't deny that after working so closely together for almost 20 years, Lola Deo and I drifted apart when I was no longer with ABS-CBN. Totoo naman yun na nung nawala si Chris sa ABS-CBN, talagang ganun naman siguro talaga sa showbiz. Minsan magkakalimutan pag kumbaga nagkakaroon kayo ng iba't ibang mundo eh. So hindi kayo nakaka... You know, hindi kayo, unlike before na magkasama kayo lagi, araw-araw, or minuto-minuto kayo nag-uusap because magkasama nga sa trabaho. So pag nagkahiwalay kayo, medyo nangyayari at nangyayari yon. But anyways, ayan, ang dami nga nagpo-post ng kanilang tribute or kay Deo and Rinal, malalaking artista, mga baguang artista, at kung sino-sino pa. So anyway, eto pa ang pagpapatuloy ng mensahe ni Kris Aquino. But he shall always remain the reason I learned the importance of honoring the job you've been given. When I was 28, a newly single mom, and he became my sole manager, he imposed a 12 midnight curfew on me. He said, "You have a morning show that airs live at 11 a.m. If you're seen out until 3 a.m., the staff in that restaurant, may mga nanay at asawa, audience mo sila. Nasa studio ka ng 9 a.m., meaning bumangon ka para maligo, etc. At 7:30, paano ka gagalangin ng audience mo kung hindi mo binibigyan ng importansya ang trabaho mo? Deo believed in me when many doubted. I was a third choice to host Game Ka Na Ba? He showed me the value of professionalism, respect, and generosity in sharing the credit with everyone involved in the production of my shows and movies. He instilled in me how to separate my personal problems from my duty to entertain. If only my dressing rooms had CCTV cameras, sometimes 5 minutes before going live, my tears would still be rolling nonstop." Ayun, no? May mga ganun talagang sitwasyon o nangyayari na hindi alam ng mga tao. Akala lang talaga ng mga tao, pag nakita sila harap ng camera, okay lang lahat, masayang masaya. Anyways, ang pagpapatuloy, "He fought for me when I asked to take an indefinite leave from SNN and the bus during my mom's last few weeks alive because he understood why I refused to leave the hospital room. He was a generous and thoughtful ninong to beam. He wrote the most beautiful messages in his cards. All of them I scanned so that I would forever have copies of his heartfelt greetings. For 16 years, not a day passed that we didn't communicate. I am now so sorry for my failure to be the one to reach out because it hurts me when I failed to hear from him personally during my time of grief and the time my health started deteriorating." So yun nga yun, nung time, siguro ganun talaga pag may sakit ka, nag-expect ka sa mga tao na kasama mo dati talagang, which is normal, kaya sabi ko kanina, naiintindihan ko yung naramdaman ni Kris Aquino. But anyways, ayan, "My wrong choice prevented us from being each other's support system when we should have been there for each other. I'm sharing this for others to see that pride in the end only leaves us with regret." So ayan, yun ang sinasabi ko nga, na sinasabi ng lesson dito ni, na matututunan mo kasi imaginein mo, dahil lang sa pride na yon, imbes na, kasi hindi mo rin pala alam na yung tao na in-expect mo na sa'yo, eh ganun yung magiging trato sa'yo. May pinagdadaanan din pala. So, ganun ang nangyari sa kanila. Naging situation nila. Kaya, well, ganun. Kaya again, hindi ko naman masisisi si Chris kung bakit. Kasi hindi rin naman niya kasi alam. But anyways, ayan, ito yung mga ano pa, mga pinuposto ng mga artista na nagpunta na agad sa unang gabi pa lang ng burol. Mamaya may video rin from Eric Chancellor katulad nito. But anyway, tutuloy ko na muna ito ah. "Please know LA,
unloved you, and I am proud to declare I'd never have become Chris without the magical guidance of the creative genius that was Deo and Drinal. So ayan, at least si Chris talagang nagbibigay, binibigay niya ang credit kung saan where credit is due, sabi nga nila. So ayan, ako, isang bagay talaga rin na dapat nating isapuso at matutunan nating lahat ay yung medyo ano natin yung mga pride, 'di ba? Ibaba ang pride, kasi again, hindi nga natin alam na may pinagdadaanan ng isang tao. Katulad nga, no, nagkagulatan na lang biglang bila. Lahat naman nagulat. But anyways, iyan sa mga ano, sila Katie Estrada, Alexa Ilacat, of course si Coco Marty, nakita nyo kanina sa mga unang nagpunta agad sa burol ni Deo and Drinal, of course sa Heritage Park, sa Taguig. At syempre, marami pang iba na hindi na nakuna ng video o hindi naman nag-video, like ito, from Eric John, salute pa rin ito. Of course, si Cory, Miss Cory Vidanes, mga big bosses ng ABS-CBN. Of course, si Lauren Diogi at mga, ayan, si Coco. Again, nasabi ko na. But anyways, ayan, ako, binabasa ko pa yung mga post ng iba tungkol sa napinagdaanan nila with Deo and Drinal. Talagang lahat yata ng artista na nakasama ni Deo. Of course, alam natin kung gano'ng kalaking istasyon ng ABS-CBN, gaano kagaganda, gaano kalalaki ang mga proyekto nila, at very ano talaga sila, aggressive sila nung time na yun, kinukuha nila lahat ng mga malalaking artista. Kaya hindi ako nagtataka talaga na talagang napunta sa kanila yung mga malalaking artista at ang dami nilang napasikat, because ang dami nilang chance na, I mean, gumawa sila ng mga kakaibang proyekto din sa teleserye. So yun, but again, sabi nga, hindi pa naman ano, 'di ba? Kumbaga, again, kung hanggang nangyari man 'yon kay Chris Aquino at kay Deo na nagdrifted apart, na matagal silang hindi nag-usap, na heto na nga eh, ngayon mo lang ma-realize na oo nga, habang buhay pa, no? Kausapin mo, i-text mo or what. Huwag na masyadong itaas ang pride, because at the end of the day, 'di ba, pare-parehas tayong mga tao. Kaya lang siyempre, tao nga rin tayo, minsan nagtatampo tayo, nakakaramdam tayo ng pagtatampo. Pero sana nga, kasi meron naman naniniwala na may mga tao na okay lang, napatawad mo na, pero hindi mo na siya gustong makasama ulit. Eh, hindi naman ganoon ang case nila Chris. Of course, napakahaba ng pinagsamahan nila. Again, inamin naman ni Chris na nagtampo lang siya, na meron siyang tampo dahil nag-expect siya ng something, or yung nga, yung care, but of course, care or concern from yung mga ganyan-ganyan. At na sa huli nga, ngayon natin maiintindihan, ngayon ko nakuha talaga yung mga mensahe ni Chris, no, nga, no, sana dapat dati pa ginawa, sana ganito.